And now, let us all listen to the word of God na ipagkakalob po ni Pastor Bong Swing. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. By the way, thank you sa ating mga anointed music team. Bitin. Sarap makinig ng praise and worship. Thank you, Ate Joy, Kuya Clark, at Kuya Kiko sa napakasarap na pagpupuri sa ating Diyos. At shout out po kay Kuya Jun Nalamilyo, kapatid po nating gitarista sa Christ in You Maine, na sa Florida pa po, magkakasama na po kami. 61 years old na yata si Kuya Jun, no? 60, going to 61, no? Pero ano pa rin, naglilingkod pa rin sa ating dakilang Diyos na buhay. And shout out po sa mga kapatiran po natin, parang nandun yata sila ngayon sa Baguio, sa Piñel, ano? Yung mga tiga, ha? Tarlac pala, sorry, doon sa Piñel. Yung tiga Batangas. At sa pangunguna po ng ating butihing pastor, Bishop Alvin, at sa kay Pastora Carmela po, no? At sa mga nandun po, yung ibang mga kapatiran po natin, mga pastor. And also to the all council po na mga pastors po natin. Salamat po sa inyo. And now, darako po tayo. Masaya po ba kayo? Amen. Kasi yung mga tao sa labas na hindi pa po tumanggap kay Lord, malungkot na malungkot sila. Bakit? Kasi po, ito po yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Pero tayo, nagagalak po tayo. Nagpapasalamat. Bakit? Hindi po nanatiling patay ang ating Diyos. Amen? Hallelujah. So ang ating teksto po, napakahaba. Magmumula po sa Book of Levitico. Ang sabi po dyan, Levitico 17 verse 11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Tayo pong lahat ay manalangin. Buhay na Diyos, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang umaga pong ito, Panginoon. At muli, O Diyos, as we remember, Lord, as we commemorate Your goodness, Panginoon, Your sacrifice, Lord, sa krus po ng Kalbaryo, Panginoon, inaalala po namin, O Diyos, ang inyong kabutihan, ang inyong pong pag-ibig sa amin, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Lord, salamat sa sakripisyo mo, Panginoon. Kaya sa araw pong ito, Panginoon, amin pong pag-aaralan, O Diyos, kung ano ang pwedeng gawin ng ginawa mo po, Panginoon, sa pagbubo ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Salamat pong muli, Panginoon. Holy Spirit, once again, we welcome you at mangusap ka po sa aming mga puso. Salamat pong muli, pinagpala niyo na po ang inyong banal na salita. In Jesus' name we pray, amen. Palakpakan muna po natin si Lord. Hallelujah. So ang ating teksto po ay magmumula sa Book of Levitico 17 verse 11. Ang sabi po dyan, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. At iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. So ang ating pong topic sa umaga pong ito, ang buhay ay nasa dugo. Pakisulat nga po ninyo dyan. Ang buhay ay nasa dugo. Now, naniniwala po ba kayo kapag ka nabawasan po tayo ng maraming dugo, nawalan tayo ng maraming dugo, pwede po tayong mamatay? Amen. So, our body, yung adult body sa male, it is about approximately 5 liters of blood. Ano po? So, siguro kay darling ko, baka 2.5 lang. Maliit si darling ko. Pero yung normal male na adult, kung ilan pong litro yan, about 5 liters daw po. At kapag ka, siguro pag nag 3 liters na lang po yan, 2 liters, nandun na po yung panganib na tayo po ay pwedeng mamatay. Kaya nga po yung mga inooperahan o yung mga nandun po sa hospital, meron po tayong blood bank. No? Kasi po, to save lives. In other words po, blood is to save lives. Kaya ang title po ng ating pinag-aaralan, ang buhay ay nasa dugo. Now, makikita po natin yan from Old Testament hanggang New Testament.
kung ano ba ang pwedeng gawin sa atin ng dugo, no, ng ating Panginoong Yesus. Now, magbibigay po ako ng ilang examples doon po sa Old Testament. No, yun na lamang po para makapunta na po tayo doon sa ating mga main points. Ano po. Unahin na po natin si Adam and Eve. Ang sabi po doon sa Genesis 3 verse 21, ang mag-asawa'y iginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Ito po yung pagkatapos pong magkasala nila Adam and Eve sa ating Panginoong Yesus. Doon po sa wikang English, ang sabi po, and the Lord God made clothing from animal skin for Adam and his wife. Kasi po, dati hindi naman nila alam na hubutubad sila. Pero nung nagkasala na po sila, napahiwalay na po sila sa Diyos, ang unang ginawa po nila, gumawa po sila ng pantakip ng dahon ng igos. Ayon po sa Bible. Pero ang sabi ng Diyos, ops, hindi pwede yan. Hindi sapat yan. Kailangan muna pong magkatay ng Diyos. Kasi ang sabi po dyan, and the Lord God made clothing from animal skin. Para po ipantakip upang magkaroon muli ng ugnayan ng buhay si Adam and Eve. Kasi po spiritually patay na sila. Dahilan po sa kanilang pagkakasala. Napahiwalay na po sila sa Diyos. At ang pwedeng mabumuhay lamang po sa kanila spiritually, walang iba kung hindi po yung dugo ng hayop. Po. Yun po yung unang panahon. Si Cain at Abel po naghandog. Si Cain, alam po naman po natin yung mga ani po niya, yung mga harvest po niya. At si Abel, naghandog po siya ng ram o tupa. At alin po ang tinanggap ng Diyos? I believe it is not only that, although ang sabi po doon, and Cain offered some, no? God is so, yung pong mercy, yung mercy, He is so merciful. Matindi po, malawak yung mercy ng Diyos. Kaya, kahit nagtatites ka o hindi ka nagtatites, yung mercy po, yung grace ng Diyos, sapat. Kaya lang, kailangan po ng Diyos, ng dugo po, upang maisalba, magkaroon po ng buhay, si Abel. Kaya yun po yung tinanggap, yun lamang po yung pwedeng katanggap-tanggap. Kaya nga ang Panginoong Yesus, kailangan po niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pwede ka naman mamatay, ipakain sa leon, yung mga unang panahon. Pwede naman pong hatiin yung katawan. Pero kailangan pong mamatay ng Diyos sa krus ng Kalbaryo upang magbubo ng kanyang banal na dugo. Pangatlo, si Abraham. Naalala po ba ninyo nung sasaksakin na lang ni Abraham si Isaac? At meron pong biglang nasuot na sungay dun sa thicket. Ang sabi po, no? Yung tawag dito, ano ba yung thicket? Sa ano? Yung masasanga na malilit na shrub, mga punong kahoy. Hindi po namatay si Isaac because of that ram na ipinagpalit po doon sa kanyang buhay. Kailangan po kasi ng dugo upang maisalba ang ating buhay. Kaya nga po si Isaac, no, si Isaac, nasalba po yung kanyang buhay sa pamamagitan ng dugo. Si Noah, hindi po ba ang sabi doon, and Noah offered burnt offerings. No? And ang sabi po sa Bible, if the blood of goats and ano pa po yan, cleanseth the unclean, how much more the blood of Jesus, who through the eternal Spirit offered Himself without spot unto God. Kung yung mga dugo ng mga hayop, isinalba po ang buhay ni Adam and Eve, ni Abel, ni Isaac, gaano pa po kaya ang dugo ng Panginoong Yesus na hindi tayo kayang iligtas. Amen? Woo, hallelujah! Purihin po ang Diyos. Si Moses po nung, alam po natin yan, nung nagpapahid po sila ng dugo ng hayop dun sa labas ng kanilang bahay. Ang sabi po dun sa Exodus 12 verse 23, when I see the blood, ang sabi po ng Diyos, on your lintel and on your two-door post,
the Lord will pass over to the door and will not allow the destroyer to enter your houses to strike you. Ang sabi po doon, bawat bahay, they are wailing, they are crying out, kasi meron pong patay. Sa mga wala pong natagpo ang banal na dugo o yung dugo ng hayop doon sa kanilang mga hamba. Wala pong pwedeng magligtas sa kanila. Kaya nga po, kung hindi po sumunod yung mga Israelita, kahit mga Israelita po sila, na wala pong bahid ng dugo yung kanilang mga hamba, lahat din po sila merong patay sa loob ng kanilang tahanan. Why? Because in order for us to be saved, it is only by the blood of the Lamb. Si Rahab the harlot, doon po yan sa Joshua 2 verse 13 and 14, yung scarlet red. No? Tignan po ninyo, di po ba si Rahab the harlot, maruming babae yan? Kumbaga, lahat ng pagkakasala, lahat ang pinakamarumi po sa siguro sa isang babae, no? Yung iba-iba yung, ano po kaya yung pakiramdam ng ganun, no? Napakarumi po yung tingin niya sa sarili niya. Pero alam po ninyo, kahit gaano po tayo karumi, ang sabi po ng salita ng Diyos, no? Kahit putik ka pa sa karumihan, ang sabi nga po ng isang awitin, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Napakarumi po ni Rahab. Pero, naligtas po siya. Sa tingin po ninyo, kung hindi po niya sinunod na maglagay po ng telang pula, maliligtas po kaya siya? Patay po sila. Ganon din po yung ating buhay. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Now, seven things the blood can bring into our lives. First, it brings us closer to God. Ang sabi po dun sa Ephesians 2 verse 13, but now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made close by the blood of Jesus. Tayo po na dating napakalayo sa atin ng Diyos, katulad po ni Adam and Eve mula nung nagkasala po sila. The only thing that can save them, that can restore their relationship unto God, walang iba po kung hindi ang dugo ng hayop. Ganon din po sa atin. Ang sabi po dyan, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made close by the blood of Jesus. Yun lamang po ang pwedeng magpalapit sa atin sa Diyos. Kaya nga ang sabi sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have built barriers. Tignan po ninyo, no? Kung ano pong nagagawa ng kasalanan po. Nagpapalayo, nagbibigay po ito ng barrier sa atin, sa ating Diyos. Why? Because God is holy. That is just as simple as that. Nagbibigay po ng barrier, nagpapadistansya po sa atin yung ating mga kasalanan. Tutuloy ko po, but your iniquities have built barriers between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Tignan po ninyo, no, yung atin pong palang mga kasalanan. Yun po yung nagiging barrier. Yun po yung nagbibigay distansya. Yun po yung hindi po tayo makalapit sa presensya ng Diyos. Pero salamat na lang po, may Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. That is the only thing we can come with great boldness unto the throne of grace by the blood of the Lamb, by the blood of our Lord Jesus Christ. Second, it cleanses us from all unrighteousness. Nililinis daw po tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus sa lahat po ng ating mga pagkakasala, sa lahat ng ating mga karumihan. Ang sabi po sa 1 John 1 verse 7, and the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. Pakitype nga po ninyo dyan. Lahat po, from all sins.
Pag sinabi po nating all sins, meron po bang natitira? Wala. Eh, how about kung pinatawad lang tayo ng Diyos sa ating mga pagkakasala ng 99.999999? Kulang pa rin po. Pero ano po ang sabi dyan? Hallelujah. And the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. Kasi kung merong 0.01111 po, kulang ang kaligtasan po natin. Biro mo mawating kang 0.1, 0.01. Pero alam po ninyo, ang sabi po dyan, and the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. Opo. Imagine po ninyo yung dating Old Testament na ginagawa po ng ating mga kapatid noong unang panahon. Pag nagkasala po sila, kailangan muna po nilang magkatay ng hayop upang pantakip o pambayad dun sa kanilang mga pagkakasala. Kung ngayon po natin gawin yan, billions and billions and billions of people around the world, how can our animals, no po, na pwede po itong mag-enough? Araw-araw, pag nagkasala ka, maghahandog ka. Ay kapatid, baka wala pang isang buwan, lahat ng hayop sa buong mundo, ubos na. But that is not the case now. Kasi siguro noong unang panahon, baka 500,000, baka million pa lang sila. Eh ngayon, billion ang tao sa buong mundo. Pero ang sabi po dyan, the blood of Jesus. It is not the blood of animals that cleanseth us from all sins. Tapos na po, ginawa na ng Diyos. Kaya nung sabihin ng ating Panginoong Jesus, it is finished. It is already done. Pangatlo, it makes us peace with God. Nagbibigay po ito ng kapayapaan sa atin, yung o hindi kapayapaan, yung pong tawag dito, no? Yung parang na-reconcile. Although meron po talagang kapayapaan sa Diyos. Ang sabi po diyan sa Colossians 1 verse 20, and having made peace through the blood of his cross, and having peace through our Lord Jesus Christ. Siya po yung nagpapareconcile sa atin, sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po, naalala po ba ninyo si Moses nung papatayin siya ng Diyos? Sana. Kaya lang, tinuli ni Sephora yung kanilang anak na si, sino ba yun? Gershom, yata, no? At doon po yun sa Exodus 4 verse 25. Alam po ninyo, napawi ang puot ng Diyos nung nakita ng Diyos ang banal o yung dugo na ipinahid po kay Gershom o kay Moses. Naligtas po si Moses na akmang papatayin na sana ng Diyos. Kaya lang niligtas po siya. Alam po ninyo, sa dami po ng ating mga pagkakasala, kahit ang mga pastor po, nagkakasala yan. Pero alam po ninyo, kapag ka nakikita ng ating Diyos Ama ang dugo ng Panginoong Yesus na nasa atin po, napapawi po ang galit ng Diyos na buhay sa atin. Why? Because of the blood of Jesus Christ. Pangapat, tapusin po natin. It justifies us with God, no? Justify po, pag sinabi pong justify, nabibigyan tayo ng katarungan. Ang sabi po dun sa Joshua 2 verse 18, ito po yung tinatawag nilang Rahab's red rope of justification, no? Joshua 2 verse 18, kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintana ng aming bababaan. Tipunin mo ang iyong bahay, ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid at ang buong angkan ng inyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob. Tignan po ninyo. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Why?
Kasi po, the only thing that can save them, yung pong scarlet thread. Now, bakit po scarlet red o yung pong yarn na kulay pula? Kasi any moment, yung kamatayan po, yung paglusob ng mga Israel, pwede po silang lusubin at patayin. Kaya wala po silang time para magkatay pa ng hayop. E paano kung after 1 year, nagkakatay ka ng hayop, araw-araw? Kaya po ang sabi ng mga espiya, hindi na namin kasalanan kapag wala kayong nilagay na kulay pula na tela sa labas ng bahay ninyo. That's the only thing that can save them. That symbolizes the blood. Kasi yun lang po, kaya ang ating title po, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Very simple message. Subukan mong yung mga magpunta ka ngayon doon sa ospital. Kapag ka hindi po nasalinan ng dugo, yung mga nasugatan by car accident or by yung pong binaril, patay po yan sigurado. Same thing with our spiritual life. If the blood of Jesus, wala po yan sa atin kung hindi po tayo tumanggap sa Panginoong Yesus. Ngayon po, nakita po namin kahapon, ngayon mas marami pa siguro. Ang dami pong nagsasalibat-bat, nagpapasan ng krus. Ganun po ba ang kaligtasan ng Diyos? Paano po yung mga kapatid nating mga babae na hindi pwedeng magpasan ng krus? Paano po yung mga may sakit? Matagal po akong naging Hudyo-Hudyo. It is only religiosity. Doon po sa Florida, 4 po sa mga kaibigan ko nagpapasan ng krus. Tuwing mahal na araw, kami po yung Hudyo. At ang galing po namin. Para mga artista, pag nasa daan, kawawa po yung mga nagpapasan ng krus na mga kaibigan po namin. Pero pagdating ng gabi, nasaan po kami? Doon sa Salbiki King Kapampangan, Bebeto, at doon sa Inuman. No. Yung pong kaligtasan po, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa o kabutihan, kung hindi sa pamamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus. Why? He suffered a lot just for you and me to be saved. Grabe po yung sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. It is finished. Tapos na po, hindi mo na kailangan pang magpasan ng krus. Hindi mo na kailangan magsalibat-bat pa. Kahit araw-araw ka pang magpasan ng krus, mula dito hanggang sa Quiapo, kung wala sa iyo ang dugo ng Panginoong Yesus, hindi ka kabilang sa pamilya ng Diyos. Because only the blood of Jesus can save us. Kaya nga ang teksto po natin, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Let's go on. Continue po. Panglima po, it free us from the condemnation and guilt. Ang sabi po sa Romans 8 verse 1, for there is now no condemnation unto them that are in Christ Jesus. Ulitin ko po, there is now no condemnation unto them that are in Christ Jesus. Meron po kaming kaibigang attorney. Nung nag-share po kami sa kanya ng salita ng Diyos, ginamit ko po yung word na condemnation. Kasi po sa court, very familiar po sila sa word na guilty and not guilty. Sa salita po ng Diyos, hindi po guilty and not guilty. Condemn or not condemn. Ang sabi po dyan, Romans 1 verse 8 verse 1, for there is now no condemnation unto them that are in Christ Jesus. Ah, praise God. Pagharap tayo sa Diyos, pag nawala, pag uminto na yung pagtibok ng ating puso, hindi ka haharap sa Diyos na huhusgahan kanya. Wala na po lahat ang sabi po ng ating pinag-aralan, and all their sins have been washed away. Lahat, wala pong natitira. Kahit 0.0001 lang, wala pong natira sa ating mga kasalanan. Dahil lang nakikita po sa atin ng ating Diyos Ama, walang iba kung hindi po ang banal na dugo ng kanyang anak. At nawawala po yung puot at galit ng Diyos. Ano po ang sabi dyan sa John 3 verse 36? He that believeth the Son hath life, but he that believeth not the Son hath no life. But the wrath of God
abideth in Him. Yung poot po ng Diyos sa mga wala pong banal na dugo ng Panginoong Yesus, the wrath of God, the condemnation of their sins are upon them. Yung poot, magalit na po ang lahat ng magalit, bahala na kung sino po yung magalit sa atin. Yung buong lipunan, yung buong madla, magalit na. Huwag mo lang gagalitin ang Diyos. Huwag lang ang magalit ang Diyos sa atin. Iba pong magalit ang Diyos. It is for eternity. Yung parusa po ng Diyos, it is for eternity. Grabe pong magalit ang Diyos. Mabuti ang Diyos kung mabuti lang po. Madalas ko nga pong sinasabi sa mga kapatid kapag yung mga bago pong nakakapakinig ng salita ng Diyos, God can forgive every sins, all sins. Lahat po ng tao pwedeng patawarin ng Diyos, pero lang sa isang tao. Pastor, magulo ka yata. Yung lahat ng tao pwedeng patawarin ng Diyos, ngayon merong isang taong hindi pwedeng patawarin ng Diyos? Oo, meron. Yung taong ayaw tumanggap kay Kristo na siya ay makasalanan. Napakabuti po ng Diyos. Kaya lang, meron pong standard ang Diyos. Meron po dapat tayong sundin. Kaya nga po, kahit magpasan ka pa ng krus araw-araw, mula dito hanggang sa manawag, lumuhod ka mula dito hanggang sa manawag, kapatid, kung wala yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sayang lang ang pagpapagal mo. Sayang lang, sinaktan mo pa yung sarili mo. Nagpunta ka na lang sana ng mall, kumain dun sa SM, kahit nag-Jollibee ka lang, o McDo, meron pang ginhawang dulot sa'yo. Pero pag wala po sa atin ang Diyos, it's useless. Kapag ka hindi po natin kilala ang Panginoong Yesus. Ang sabi po sa Revelation 1 verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteous of men. Yung daw pong poot ng Diyos nandun sa mga ungodly and unrighteous of men. Yung mga tao na hindi tumanggap kay Kristo, yung poot ng Diyos nasa kanila po. Gusto po ba ninyong magalit ang Diyos sa atin? Huwag mo lang tanggapin si Kristo, that's it. Yun lang. Makikita po natin kung gaano ang poot ng Diyos, yung kapangyarihan niya. Why? It is for eternity. Halakang kapahinawan, kapatad. Madalas ko pong sinasabi sa mga binabible study po namin o si Kinecare Group, maya pa ang litsyon, mabuti pa ang litsyon. Pag may luto ne, may lutong ne, dayo mo ne kaya tangapi. Pero yung taong ala, yung daya ng Kristo kayo, yung taong wala ang banal na dugo ng Panginoong Yesus, yun po yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Because God's word are yea and amen. Hindi po pwedeng magsinungaling ang salita ng Diyos because His word is Himself. Siya mismo, yung salita po mismo ng Diyos siya. Siya po yun. Panganim, it redeem us from death, hell, and Satan. Ang sabi po sa Ephesians 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. In Him, sa Panginoong Hesukristo lamang po tayo, merong redemption. Ano po ba yung meaning ng redemption? Yung pong pag nagsanla ka, iriredeem mo yon sa pamamagitan ng pera. No, halimbawa, nagsanla ka ng ginto o ano, pwede mo lang po yun i-redeem sa pamamagitan ng pera. Eh tayo, nakasangla po tayo sa impyerno, kay kamatayan, kay Satanas. Kasi malayo po tayo eh, makasalanan po tayo. All have sinned and come short, fall of the glory of God. Lahat po tayo makasalanan, doon pa lamang po, God is holy. Paano tayo mapupunta doon sa banal na Diyos sa atin na makasalanan? Ang sabi po diyan, in Him,
Kay Kristo lang magkakaroon po tayo ng redemption through His blood. Hindi po pera. Walang sasapat po na pera. Pag ipunipunin mo po lahat ng gold, by the way, ang lahat ng gold at pera sa mundong ito, sa Diyos naman, sa Kanya, paano mo babayaran ng Diyos ng pera? At kahit lahat ng gold dito sa buong mundo, lahat ng silver, lahat ng pera sa bangko, bayaran mo ng iyong kaligtasan, hindi sasapat. It is only the blood of Jesus that we can have the redemption of God. Pangpito, it distinguished us that we are sons of God. Wow, this is a powerful word. Nadidistinguish ka sa taong wala pa po sa Diyos. Tayo po ay tinatawag na sons and daughters of God. Ang sabi po sa Exodus 12, wala akong verse dito. Ano kaya ang verse ito? And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. If I see the blood, I will not let the destroyer to come in into your house and smite the firstborn, both in the land of Egypt, both man and beast. I will execute judgment. I am the Lord. Ang sabi po dyan, and the blood shall be to you for a token. Token means covenant. Kapag ka nakita ko ang dugo, alam po ninyo, ito yung maganda. Yung mga Israelita, ang sabi ng Diyos, kapag ka nakita ko yung dugo ng hayop sa hamba ng inyong mga pintuan, I will not suffer the destroyer to come in into your house and smite the firstborn. Hindi ko ahayaan na yung si Satan pupunta papasok sa tahanan po ninyo. This is the good thing about this one. Yung mga Israelita po, nandito po sila sa loob ng bahay. Sa loob po ng bahay nila. Hindi po nakikita yung dugo na nandun sa labas ng kanilang mga hamba. Ang nakakakita lang po doon, walang iba kung hindi ang Diyos at si Satanas. Ganon din po sa ating buhay. Nakikita po ba natin yung dugo ni Kristo ngayon sa atin? Hindi po natin nakikita. Pero nakikita po ng Diyos. Kahaini po itong mani. Pag lumuluhod na po tayo sa Diyos, aini anak kaini. Kailangan kayong pakiramdaman. Kasi hakakit kayong daya ng Kristo kayo. One more thing, nakikita po ni Devil, ay, kay pwedeng talnan ini. Kasi anak neneng ginoy ni. Ing daya ng Kristo at kayo. Kung meron man pong mga bagay na hindi po natin gustong mangyari sa atin at nangyari, ayun po ay mayroong pahintulot ng Diyos. It is not because of Satan. It is because of God allows it to happen unto us. Meron po tayong token. Meron po tayong covenant na nakikita ng Diyos. It doesn't matter. Hindi po natin nakikita yon. Pero ang Diyos, hakakit na po. Kaya pag nagkakaisa po tayong nananalangin, nakikita po ng Diyos ang ating mga pananalangin. Nakikita po ng Diyos na buhay. Yung banal na dugo ng Panginoong Yesus na nagsakripisyo po sa krus ng Kalbaryo. Pinapawi po ng dugo ng Panginoong Yesus ang puot po ng Diyos. Kaya pag nakikita po tayo ng Diyos Ama, nakikita po niya yung dugo ni Kristo sa atin. Nawawala po ang puot at galit ng Diyos. At ang nabibigay po sa atin, yung habag at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. Nandito pa po ba si Ate Joy? Pwede po ba tayong umahawit yung kanina? Nandito pa si Ate Joy? Pahintulot po ninyo. No? Masarap po kasing magpuri. No? Although alam ko yung iba, almost eksakto pa lang naman po tayo. Hallelujah. Can we sing once again about kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Whew, praise the Lord. Thank you, Jesus, for your precious blood. We bless your holy name, O God. We exalt you, Lord.
sa sakripisyo mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at akin at mamahal, pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ikay walang katulad, tunay ngang ikay di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin at mamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay nga, yes, God, we bless you, Lord. Katulad. Wala kang katulad, tunay Panginoon. Ikay, hallelujah. Mabuti ang Diyos. Amen, Lord God. Sa akin nagmamahal. Yes, Jesus. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Hallelujah, Lord. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Hallelujah. Tayo po yung lahat ay manalangin. Buhay na Diyos, napakasarap. Paawitan ka, Panginoon, napakasarap. Papurihan ka sa kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Lord, only through your blood, Lord, we can come with great boldness unto your holy throne, Lord. Nagpapalayo po, O Diyos, ang kasalanan sa amin. Ngunit salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na dugo mo, O Diyos, inilalapit po kami, Panginoon, sa inyo. And Lord God, aming Ama, nawawala po, O Diyos, ang puot mo kapag nakikita mo po ang banal na dugo ng aming Panginoong Yesus sa amin. Lord, kay buti-buti mo, Panginoon, wala kang katulad, O Diyos. Salamat po, Panginoong Yesus. Inaalala po namin ang araw na ito, Panginoon, sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ngunit nagagalak po kami, Panginoon, hindi po kayo nanatiling patay, bagkus, O Diyos, ngayon, bukas at magpakailanman, ikaw ay mananatiling buhay. Salamat pong muli, Panginoon. Pinagpala mo po ang araw po namin ito. Once again, Lord, maingat po namin ibinabalik lahat ng parangal at papuri. Tanging sa inyo po lamang aming Panginoong Yesus. In Jesus' name we pray and everybody will say, Amen and Amen. Glory to God po. Mamaya po, meron po tayong 3 p.m. 7 last words. We are encouraging po na pumunta po kayo dito. On-site po. Salamat po muli. God bless everyone.